Hello, Sir Ferdie. Kumusta po? Redman Toys Raymond here. So, ito, Sir. Samahan niyo ako. Testingin lang natin yung order niyo na unit. The HFC. Okay? The HFC Glock 17 na Airsoft Cast Blowback Pistol. So, ito siya. Meron siyang, ito yung lalagyan niya. May parang hard case siya. Okay? So, buksan natin. Para makita natin kung ano yung laman. Okay? So, ito na. Charang! Okay, so meron siyang, again, isa lang yung magazine, okay? Doon sa mga ibang magtatanong na makakapanood itong video, okay? So, mga airsoft karamihan, isa lang yung magazine. So, yan. So, may kasama siyang bala. 100 pieces yata to. Tapos, yung, tanggalin ko lang unit. Yung manual, actually ito, sa ilalim na itong pad. Okay, so, yan. So, ayan. So, tanggalin ko muna yung magazine. Ayan. So, the unit is a Gen 3. Gen 3 unit. So, medyo may marking siya. Glock 17, Glock Austria. Pero, dito, wala siyang G. Okay. So, yun na naman yung napapansin ko. Nakakaiba niya. Kaibahan niya compared sa Wii. No? So, ito. Dito, meron din naman nakasulat. Made in Taiwan. Read menu before use. Okay, tapos yun, ilalim, same din na parang trigger safety or trigger lock, no? Okay, tapos yung sights niya, 3-dot sights. Okay, so ngayon, before ko siya, you know, papakita ko lang, no? Ang difference, isang main difference nito sa ibang pistol is that itong HFC, medyo mas konti yung bakal niya. So, basically, ito mas magaan, okay? Ngayon, itong mga HFC, wala sila nung disconnector. Ayan, wala siyang disconnector dito. Or, ano ba tawag doon? Parang valve lock. Valve knocker lock. Ayan, dalawa kasi tawag doon. It's either valve knocker lock or disconnector. Ayan. Wala siya. So, iba yung system or iba yung design na tong hammer na to. Kaya, hindi siya gumagamit nung valve knocker lock. Okay? Kasi, medyo okay siya in a way. Kasi nga, yung valve knocker lock, napaputol kasi yun. Yung sa mga WE, sa mga Umarex, sa KJ Works, ganun, napuputol kasi yun kasi hindi yun siya made of steel eh. So, kailangan i-upgrade mo pa siya sa steel para hindi siya maputol. Okay? So, ito, ang maganda sa kanya, wala siyang ganun. Nag-gets niya, guys. Nag-gets niya, sir. So, yun. Kaya ako nasabi na medyo okay siya. Okay? Kasi nga, wala siyang ganun. Ayan. Okay, tapos sa kanya, yung hammer niya, roller din naman, roller. So, same din kasi kay WE na roller, no? So, ayan. Tapos ito, ilalim niya, ayan, kung mapapansin mo to, bilog. Pabilog siya. Kay WE, kay KJ Works, flat eh. Kay Umarex, bilog din eh. Okay, so, ayan. Kaya ito yung hop-up chamber niya, hops niya, same lang. Yung spring niya, medyo kakaiba, mayroong plastic. Plastic yung ano niya. So okay. Okay din naman, okay din naman, no. So okay ito, sa balik na natin. Medyo kakaiba. Actually marami na rin tayo na benta na to dati. And okay naman, wala naman feedback na nasira or something. So ayun. Kaso kasi ako kasi ginagamit ko yung WE. Kaya okay, so ayan. So, iba rin yung trigger niya. Oh, so, iba din siya eh. Iba rin siya eh. Iba rin yung feeling niya compared kay WE. Okay, so ito. Testingin na natin. Ito nga pala, yung magazine. Ayan. So, medyo same naman yung magazine niya kay WE. Or kay KJ Works, ganyan. Medyo same naman. Pero ito nga, yung gas route niya. Pabilog. So, I'm not sure kung compatible siya kay WE, no. Pero if ever na kailangan mo ng extra mag, meron naman tayong extra mag for this, no. HFC brand din para sigurado tayo. Okay, so ilalim niya medyo malaki yung ano niya compared sa kay WE. Meron din nakasulat made in Taiwan. Okay? So, lagyan natin ng gas. Okay. Tapos lagyan natin ng bala. Basta ganun lang. Ako, ganun kasi yung parang nasanay na ako.
na nilalagyan ng, ayun, medyo malalim lang itong ano, yung follower niya medyo malalim. Kasi KW medyo nakaangat, kaya ngayon medyo hindi ko masyado makuko. Hindi ko siya masyado makuha ng kuko ko. Kasi nga, nagupit ako ng kuko, kaya medyo maiksi. Okay, so. Ayan, lagyan natin ng limang bala. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, ayan, testingin natin. Buksan natin ng chronograph. Okay, so ito nga pala yung order mo, sir. The unit, green gas, BB, and silicon lube. Okay? So, ayan. So, bukas na yung chronograph. Ayan, trigger finger out. Okay? So, pasok natin. Pull back the slide. Make sure, before mo siya i-pull back, secure. Okay? The muzzle of the gun is pointed in a safe direction. Okay? So, ayan. Testingin natin. Ilan ba to? 337.2. Pwede na. 330.5. Okay din yung feel niya. Yung feel niya yung recoil, yung vibration, hindi siya masyado ma-vibrate. Parang yung putok niya, yung solid, nandito lang. Kasi pag yung mga WE, medyo minsan nararamdaman mo nandito yung vibration. Ito medyo more on nandito na sa taas. So okay din naman. Ito, third shot pala, 327.9, 328.9, and 327.9. So, mas malinala siya ng konti kay WE. No, siguro, pero ganun din siya. It's using brass barrel. Okay, brass barrel din siya. And yung brass barrel niya, parang mas mahaba yata kaysa kay WE. So, okay. So, ayun. Remove the magazine pag naubos yung bala, no? Tapos, imbis na ibababa mo to, you pull the slide na lang. Kasi bababa naman sarili yan. Eh. Ayan. Bitawan mo. Okay? Tapos, hammer down. Okay? Tapos, itong ibabaw, meron siyang tape. Meron sila nilagyan na tape, no? Para siguro hindi magasgas yung barrel. Kasi nga, namagasgas kasi itong barrel. Eh. So, nilagyan nila ng tape para hindi magasgas. Okay. O, itong unit lang. Hindi ko lang sure kung lahat. Basta itong unit ito may tape eh. Okay. So, ayun nga sir. Okay na yung unit nyo, no? So, papack ko na siya para mapadeliver ko na siya sa inyo. Okay? So, ayun sir. Thank you for your order. Until next transaction po. God bless. Bye-bye.